Wala akong mga braso. Kung feeling mo hindi ka mahal ng Panginoon dahil parang tinalikuran ka na ng panahon, ang video na to ay para sa'yo. Masakit ba sa akin kaya natawa ko ng walang kamay? Para sa akin, walang balyo sa kalibutan. Pero this is 300,000 pesos. Ito ang huling sahod at ipon ko. Pero alam ko mas kailangan mo to. 10,000, 20,000, 30,000, 40,000. Ito si Kuya Ope, 43 years old, namumuhay mag-isa at nakadepende lang sa kita ng basura. At gaya ng karamihang naghihirap, kumikita lang rin ng barya-barya. Namamasura lang ako palagi araw-araw. Kahit kunting sahod, okay na lang. Kung para sa atin marumi at nakakadiri ang basura, para sa kanya, eto ay grasya. Paano gagawin akin buhay kung hindi ako maghanap buhay? Di namamasura lang ako. Maliban sa maruming trabaho, ang mas nagpapahirap pa sa kanya ay pinanganak siya na isang... Wala akong mga braso. Ang kapansanan ni Kuya Ope ay hindi naging hadlang sa kanya upang mabuhay. At sa katunayan, siya raw mismo ang nagsikap upang mapag-graduate ang sarili sa high school. Paano ka nag-survive sa 43 years dito sa mundo? Walang gamay, pungkol, wala. At tinitiis ko lang lahat ng sakit. O hindi ko pipigilin ako yung sarili nga masaktan. Hindi ka panipaniwalang may mga tao pa rin kayang manukso sa ganitong klaseng kalagayan. Hirap na nga sila sa buhay dahil araw-araw nila itong pinapasan. Dahil sa mga nangungutya, mas lalo pa itong nadaragdagan. Pilit din kong buktiin ako yung buhay, masusuko naman ang Panginoon. Iwasan ko lang ang mga salagdang sakit. Ang mga taong may kapansanan ay hindi kailangang magbago. Ang kailangan nila ay tanggapin ang buo at itrato ng ikwal bilang isang tao. Sa dami-daming tao, ikaw po ay walang kamay. Siyempre, magtatampo ako. Masakit pa sa akin si Pinoy. Pero kahit minsan nagtatampo siya sa itaas, mas pinipili pa rin niyang mabuhay ng ganito kesa hindi pinanganak sa mundo. Tanggap ko ang kalagayan ko dahil nakikita ko ang mundo kung gaano kasarap. Sa kabila ng kanyang kapansanan, nakakabilib kung paano siya naka-adapt sa mapanghusgang lipunan. Lalo na sa mga bagay-bagay na nakasanayan nating ginagamitan ng kamay. Pipiliin mo pa rin mabuhay kahit ganyan? Oo. Magigda ako sa kong walay. Masakit o'y nga ako ng usa. Sa isang araw, ilang beses ka nakakain? Isa. Wala ko kabalo kasi purpose yung ginawa na ko. O ano nakikinanay ko. Kung may pera ka, anong gagawin mo sa pera? Sari-sari store. Mahanap buhay ng gusto. Ito ang huling sahod at ipon ko. Pero alam ko mas kailangan mo to. Gusto ko lang linawin, hindi ako mabuting tao. Gumagawa lang ako ng mga videos na di kayang gawin ng iba. Pero this is 300,000 pesos. 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 100,000. Salamat, nakatukod ako ng negosyo para hindi ako mamasura. Kung magne-negosyo ka, medyo kulang pa yan, kaya dadagdagan natin. 110, 120, 130, 140, kaya pa? 300,000 pesos. Salamat, idol. Maraming salamat. Makatukod ako ng negosyo. So guys, hindi pa ako makaka-upload after this video. Medyo matatagalan pa. Magwi-wait pa ako sa susunod na sweldo ko para may ma-i-fund sa susunod na video. Sa araw na to, matutupad na ang pangarap niyang magkaroon ng grocery store. Ito na yon ang sari-sari store. Ang pinangapangarap ko. Natupad na dahil ni Idol Beatmaster. Ang dating malungkot at walang gana, ngayon ay nabuhayan at puno na ng pag-asa. Hindi ka man maswerte sa kalagayan mo ngayon, sigurado ako na may planong maganda ang Panginoon. Ang pag-share ng video na ito ay sobrang laking tulong kay Kuya at sa mga taong tinutulungan natin.